Ungan, baka sinusunod ka naman. Hindi mabubuo ang magandang palabas, mapapelikula man o sa telebisyon kung walang magagaling na kontrabidang kakawawa sa bida gaya ng veteranong aktor na tampok natin sa video nito. Tara, samahan niyo kong alamin ang naging karera niya sa pelikulang Pilipino. Ang magaling na veteranong kontrabidang aktor na ito ay madalas mo ding mapanood bilang sidekick ng mga bida sa mga pelikula ni Robin Padilla. Siya ay si Baltasar Bal Iglesias. Ipinanganak noong May 24, 1949 sa Metro Manila. Isa sa magagaling na karakter actor at stuntman. Masasabi din natin na isa siya sa haligi ng pelikulang action, lalo sa mga ambag niya para mapaganda ang pelikula. Ang kanyang ina ay isang tindera ng karyoha sa Paco, Manila at ang ama naman nito ay isang bulag. Pinangarap ni Bal Iglesias na maging sundalo o pulis, pero dahil sa hirap sila sa buhay ay napilitan siyang tumigil ng pag-aaral. Ipinasok siya ng kanyang kapatid sa SOS Daredevils o Son of Stan. Pero sa una ay naging mahina ang kanyang loob dahil sa maliit niyang pangangatawan. Pero sa payo ng kanyang ama, nawala sa liit ang pangangatawan makikita. Nasa tibay ng dibdib at dedikasyon kung gusto mo talagang magtagumpay sa buhay. Sa mga sinabing iyon ng kanyang ama ay humugot ng lakas si Bal Iglesias para ipagpatuloy ang pagiging stuntman. Siya ay matyagang nag-ensayo sa loob ng 6 na buwan upang maging mahusay sa napiling larangan. Taong 1970 nang napasama siya sa pelikulang Santiago. Yan din ang kauna-unahang pelikulang kinabilangan ng ating bida. Sobra ang galak niya dahil sa matutupad na ang kanyang pinaghirapan, lalo na una niya makita ang kanyang idolo na si The King F.E.J. na sa sobrang galak niya ay minasahe pa niya ito sa mismong set ng pelikula. At laking gulat niya nang inabutan siya ng 500 piso ni The King na noong panahon na iyon ay malaking halaga na. At doon na nagsimula ang pagiging magkaibigan ng dalawa at naging daan para maging sunod-sunod ang proyektong alok sa ating bida. Ang madalas niyang papel sa mga pelikulang kanyang kinabilangan ay ang Siga sa Kalye, Bataan ng Sindikato at paminsan-minsan ay naganap din siyang sidekick ng mga bida. Ang pagiging makulit at nakakaasar na karakter niya sa bawat pelikulang kanyang kinabilangan ay bentang-benta sa mga manonood at mga tagahanga nito. Ilan sa mga pelikulang kanyang kinabilangan na talagang napabilib tayo sa karakter niya ay ang Eagle Squad noong 1989, Kaaway ng Batas noong 1990, Walang Awa Kung Pumatay noong 1990, Ganti ng Api noong 1991, Manila Boy noong 1993, Sambahin ang Ngalan Mo noong 1998 at marami pang iba. Sa dami ng kanyang pinabilangan na pelikula ay nakatrabaho na din niya halos lahat ng mga bigating aktor sa industriya gaya ni FPJ, Eddie Garcia, Rudy Fernandez, Bong Revilla, Ronnie Ricketts, Robin Padilla at marami pang iba. Sigurado kang hindi kulang to ah. Kundi gugutay-gutay ko mukha mo. Gutay-gutay na nga eh. Bukod sa pagiging mahusay na fight instructor at stuntman, ay naging manunulat at director din si Bal Iglesias sa mga pelikulang Ang Bagong Dugo, Padre de Calibre, Terrorist Hunter at Abel Villarama. Sa halos 5 dekada ni Bal Iglesias sa industriya ng pelikulang Pilipino ay napabilang siya sa mahigit 200 pelikula. Hanggang sa ngayon ay aktibo pa rin si Bal Iglesias sa harap at likod ng kamera bilang aktor at fight director, mapapelikula man o telebisyon. Ang kanyang mga naiambag sa pelikula, lalo sa mga action films, ay hindi na mabubura pa sa industriya. Isa si Bal Iglesias sa mga hinangaan nating aktor, director hanggang sa ngayon. Ang bawat pelikulang kanyang kinabilangan ay tumatak na at patuloy natin binabalik-balikan hanggang sa ngayon. At dito na natin tatapusin ang video nito. Ikaw, anong naging pelikula ang kinabilangan ni Bal Iglesias ang talagang naaliwa na karakter niya? At meron ka din bang mga alam na linya niya sa pelikula? Pakishare naman sa comment section natin sa ibaba. Nako! Ikaw nga! Si Mr. Wong! I-share niyo po sana ang bawat nilalabas kong video. Hanggang sa muli, paalam! Niloloko mo ba ako? Mukha ka namang lulog.